Hindi makapagtrabaho si Karding Ensomo at ang kanyang asawang si Marjorie dahil sa sakit na iniinda ni Karding. Ano ba kanyang sakit at paano tayo makakatulong sa kanya? Panoorin po natin. Nanghihina at hindi na nakapagtatrabaho si Karding Ensomo. Ito ay dahil sa meron siyang problemang nakita sa kanya matapos na siya ay tanggalan ng gallbladder o apdo. Simula po nung 2013 po, nung hospital na siya dahil sa matinding sakit ng tiyan niya, tapos yung pagsusuka. Na-admit siya, tapos na-admit na sabihan na rin po kami ng doktor na kailangan siyang operahan, tanggalin yung gallbladder niya. Tapos po, hindi pa po siya agad nagpa-opera kasi para natatakot siya. Hanggang sa lumipas na po yung ilang taon, kahit po kasi sumasakat yung tiyan niya, bisa inaano niya lang po, iniinuman niya lang ng pain reliever. Tapos nung July lang po, itong taon na to, doon na yung simula na hindi na tumitigil yung pananakit ng tiyan niya. Tapos yung pagsusuka po. Ayon sa doktor, bukod sa gallstone sa kanyang apdo na tinanggal, may nakita silang bato sa kanyang lapay o bile duct kung kaya ito ay kinabitan ng catheter. Labas-masok sa ospital si Karding at dahil hinang-hina na siya, ang asawa niya na si Marjorie ang nag-aalaga sa kanya. May trabaho ako nung May hanggang nung October 10, yun po. Kaso ang nangyari, hindi ako nakakapasok mula nung na-hospital siya, na-operahan siya. So hindi na po naging maganda yung performance ko. Pinag-resign po ako sa trabaho ko. So ngayon po, yung sa ko po kanoko ay mga panggasos namin, sa tulong na rin po ng ibang tao, ng pamilya namin. Dahil meron silang apat anak na itinataguyod, pareho silang hindi makatrabaho, maasa ngayon sila sa merong mabuting loob na tumutulong sa kanila. So hirap po talaga kami ngayon sa pang-araw-araw, lalo po yung mga anak namin pumapasok din. Parang ano na po, biglang may mga dumadating na lang din na tulong, may nag-aabot din sa amin. Ganun na lang po minsan nangyayari sa amin. Kasi kahit gusto kong maghanap buhay, maghanap ng trabaho ulit, kaso hindi ko magawa kasi ako talaga yung nag-aasikaso sa kanya. Dahil sa sitwasyon nila, pinanghihinaan din ang loob si Karding. Actually, nahihirapan talaga siya sa sitwasyon niya. Kasi parang gusto niyang gumaling, pero nahihirapan din siya kasi alam niya na naghahagilap din po ako ng wala kaming pera. Parang gusto niya na nga lang pong parang gusto niya na pong mamatay na lang kasi naiinisip niya, gagaling pa ba ako? Wala naman tayong pera, paano mo ako mapapagamp? Sa kabila nito, nagpapakatatag si Marjorie alang-alang lang sa kanyang asawa at pamilya. Pinalalakas ko pa rin po yung loob niya na hindi ko kakayanin, kailangan pa rin kita. Na gagaling ka, hanap ako ng paraan. Kaya kung saan po humingi ng tulong. Para po talagang gusto ko siyang gumaling Ayoko po siyang mawala na lang na wala akong ginagawa. Sabi ko, ito na siguro yung sagot sa problema natin. Kasi alam niyo kayo na madaling araw. Nahirap na hirap ko siya. Sabi ko, kasi nag-iyakan na hindi kami. Paano ko siya madudugtungan yung buhay niya? Paano ko siya mapapagamot? Parang hindi ko na alam kung anong gagawin ko Kung saan ako hihingi ng tulong. Sabi ko dito, tinmingi ako, kailan kaya kami matatawagan? Sabi ko, nagdadasal na lang ako palagi. Paano siya gagawin? Paano sinitutulong sa amin? Sila ngayon ay kumakatok sa inyong mga puso para matulungan sila na makabangong muli. Gusto ko pong humingi ng tulong sa mga taong may mabuting kalooban po na handang tumulong po sa nangangailangan. Kasi po kailangan niya uli mag-undergo sa isang operation po na kailangan pong matanggal yung bato doon sa may papaitan niya para po guminhawa na po yung pakaramdam niya. Sana po matulungan niyo po kami. Salamat po. Nananawagan po ko sa mga taong gusto tumulong po sa akin. Na nahirapan po ako sa kalagayan ko. Salamat. Natanggal na yung gallbladder o apdo ni Karding. Sa kasalukuyan, naka-confine siya sa Quezon City General Hospital para matutukan ang kanyang kalagayan.
Sana matulungan natin si Carding na malampasan ang kanyang sakit na ito. Nang sa gayon, makapagtrabaho siyang muli at mabuhay na masagana ang kanyang pamilya. Ang Kapwa Kumalco Foundation ay matatagpuan sa second floor ng Kapuso Building, GMA Network Drive, Diliman, Quezon City. Ang telepono 9827777, local 9950, o direct line number 333-7684. Sa mga nais mag-donate o tumulong sa aming pasyenteng ipinapanawagan, maaari po kayong mag-deposito sa mga BDO branches na makikita sa mga SM malls. Ang mga BDO branches sa mga SM malls ay bukas araw-araw kahit Sabado o Linggo. Ang atin pong email address, kapwako@gmanetwork.com. Sa Facebook, www.facebook.com/kapwako. Bisitahin ang aming website, www.kapwako.org, para mapanood ang mga nagdaang episodes. Maaari din kayong mag-donate gamit ang inyong credit card, debit card, at Globe GCash. Kailangan din namin ng mga wheelchairs, oxygen tanks, mga oxygen gauge, crutches, at nebulizers.